ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ngayon kanyang langit at lupa, kanya ang araw at buwan, kinikanya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang pananatakila, umiin ng kanyang ngalan. Ang lahat ng ninika niya ay mabuti, inagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bibigkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng 28 na linggo ng pangalawang panahon ng panlong taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, 15 ng Oktobre, ating gunitain si Santa Teresa de Jesus ng Avila. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba at TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kawepaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, si Santa Teresa de Jesus ng Avila ay isang Carmelita at siya ay pundadura o tagapagtayo ng diskalso na mga Carmelita. Siya ay Ukarm, Order Ordis Carmelitarum, kasama ni San Juan de la Cruz, itinayo ang OCD o Order of the Carmelite Discalc. At sa kanyang pagtuturo, ay kanya pong ipinapahayag gaano tayo magkaroon ng malaliman na ugnayan sa Diyos. Hindi madali ang malalim na ugnayan ng Diyos. At dahil dito, kinakailangan ang kalinisan. At dahil tayo'y marupok at mahina bilang tao, dumulog po tayo sa aming Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong taga pagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na taga pag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay siyang nagunsod kay Santa Teresa de Jesus ng Avila upang magpamalas ng landas ng dapat
kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagalob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa ulahanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ako si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo, at sa sinamang napatuli, kailangan sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aaring kaming matuwid sa pamamagitan ng panalampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay pahayag, at ayon sa pangako mo, puwan ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihag ko yung tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang kusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masayod ang galak ko, pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko yung utos mo, yoy aking igagalang. Sa aral mo, tutunturin ko habang ako'y nabuhay-buhay. Pahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, ating tanang ating ninolog. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, pagkatapos magsalita si Jesus, siya ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kahit pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa pag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha sa loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Atin pong napakinggan sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 11, Versikulo 37 hanggang 41, ang pagtuturo ng Panginoon tungkol sa kalinisan. Kasi sabi niya na ipamahagi ang lahat ng laman sa mga dukha at ang sisidlan ay maging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Dapat nating tingnan itong versikulo 41, Kapitulo 11, Ebanghelyo ni San Lucas sa tradisyon ng mga Hudyo. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay mayroon silang tinatawag na kautusan. At ang kautusan ay tinatawag nilang Torah. At doon sa Torah na mayroon pong 613 na mga kautusan at ang iilan-ilan nito ay tungkol sa kalinisan. Itong Pariseo ay kinumida ang ating Panginoon na kakain, makisalo sa kanya kainan. Pero ang ating Panginoon, bago kumain, hindi siya naghugas ng kamay ayon sa tradisyon ng mga Hudyo. Kasi ang mga tradisyon ng mga Hudyo napakalalim at marami itong mga paraan. Kaagad kumain ng ating Panginoon, pero mayroon pa siyang sinabi at nabi, kay mga Pariseo, hinugasan ninyo ang labas, pero ang sa loob ay puno ng dumi. Ang sinasabi po dito ng Panginoon na kung mayroong kalinisan, dapat magmula sa loob. At kung ang tao, hindi lang na malinis tayo sa labas, dapat ang ating puso, dapat ang ating kalooban ay magkaroon din ng kalinisan. Sa salitang Hebreo, ang kalinisan ay toher. Dahil Hebreo, Israelita ang ating Panginoon. Pero dahil ang ating mga pagbasa ay nakasulat sa Koinuko na Grigo, ito naman ay agnotita ang kalinisan na nasali naman sa Latin, poritas. Ang kalinisan, ayon pa sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talata 1 hanggang 6, ay ang pagiging malaya ayon sa pananalig at ayon sa turo ng ating Panginoong Hesukristo at hindi ayon sa kautusan. Ang kautusan dito yung sinasabi ko kaninang Torah.
tradisyon ng mga utos. At itong tradisyon ng mga utos, mayroong iba't ibang mga ginagawa. Gaya ng circumcision, gaya ng paano magkaroon ng kalinisan, napakarami. Pero ang sabi ni San Pablo, hindi ang kautusan ang siyang magpapalaya, bagkos ang pagiging matuwid ay ang pagkaroon ng Espiritu Santo at ang pananalig sa Diyos. Ang ibig sabihin dito, ang pananalig ay nasa ilalim ng puso. Halimbawa, sunod-sunuran lang tayo sa mga tradisyon. Ginagawa natin, ito yung tradisyon ng mga debuto, ito yung gawin natin, ito yung paraan ng ating pagdarasal. Pero sa loob ng ating puso ay hindi tayo malinis. Sa loob ng ating isipan, hindi tayo malinis. Mayroon pang mga kasakiman. Mayroon pa tayong mga vested interests o mga pansarili na mga paningin sa buhay. Kaya upang magkaroon tayo ng tunay na pagsunod sa mga Hudyo, mayroon silang sinasabi sa tunay na pagsunod. Sumerat, misat, anitet. Ang ibig sabihin dito, isang masugid na pagdalisay sa sarili sa pamagitan ng pagtupad kung ano ang nakalaan. Ibig sabihin, pagtupad sa kautusan. Kaya, mayroon tayong salita, halimbawa sa Latin na vera observantia o yung totoo na ating pagtupad sa dapat nating gawin. Pero hindi ito ang tunay na nagpapalinis sa tao. Ang nagpapalinis sa tao, una sa lahat, ay ang pagiging malaya. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa Sulat taga Galacia. Ano po ang kalayaan na tunay? Malaya tayo sa mga nagpaparumi ng ating mga isipan at mga puso. Yung nagkaroon tayo ng kontaminasyon o polusyon. Mapalaya sana tayo kung ano mang idinagdag. O ang pangatlo, yung pagtingin natin na magkaroon tayo ng hindi lang ritual na paglilinis. Ang ritual na paglinis, ito yung sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, na maghugas ayon sa paraan ng tradisyon ng mga Hudyo. Maghugas ng kamay at yuyuko ng tatlo at kung ano pang ilagay sa kamay ng mga aksyon upang sundin ang isang tradisyon. Pero hindi yan ang tunay na nagpapalinis. Ang nagpapalinis ay mula sa puso na magkaroon tayo ng kalayaan na malaya tayo, maging malinis tayo, maging dalisay tayo, at walang kasakiman, walang kasamaan, walang kasalanan. Ibig sabihin dito, sa physical at sa internal na tayo ay magkaroon ng kalinisan. Magkaroon tayo ng narapat na dapat gawin. Maging malaya tayo para sa Diyos sapagkat ang Diyos ay puspos ng kalinisan. Siya ang may puro na kalinisan. At upang tayo ay maugnay sa Diyos, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, Versyo 8, magkaroon tayo ng malinis na puso upang ating makikita ang Diyos. At ang kalinisan sa puso, tayo ay hindi tumitingin sa mga mapangibabaw na mga bagay-bagay. Bagkos kung ano yung makapaglinis sa ating kaluuban at mga puso, kailangan ang pagkumpisal, kailangan ang pagsisisi, kailangan ang pagbabalik loob, kailangan ang panalangin na matibay sapagkat sa Diyos at kung sa Diyos tayo at naugnay ng malaliman sa Diyos, tayo ay magkaroon ng tunay na kalinisan.
Maganda ang sinasabi ni Santa Teresa de Jesus ng Avila. Mayroon po siyang isang nasulat. Basa, yun muna, isasabihin ko muna sa original na pagkasabi ni Santa Teresa. Siya po ang santa natin ngayon, Santa Teresa de Jesus ng Avila, isang Carmelita na monha. Sabi niya, "Nada ti torbi, nada ti espante, todo si pasa, Dios non si muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada li falta, solo Dios basta." Isalin ko sa ating salita. Sinasabi ni Santa Teresa de Jesus ng Avila, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ang lahat ay lilipas. Ang Diyos lang ang siyang hindi magbabago. At kung magkaroon tayo ng pasyensya, atin pong makamtan ang lahat ng bagay. Sapagkat kung sino siya na may Diyos, hindi po siya magkukulang. Sapat na ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, sapat na ang Diyos. Sapat na ang Diyos. Kung may Diyos tayo, mayroong kalinisan. Sapat na ang Diyos ng lahat. Makamtan natin ang tunay na saysay at kahulugan ng buhay. Sapat na ang Diyos na kung mayroon tayong hinaharap na problema, mga pinagdaanan na matindi na usularinin sa buhay, sapat na ang Diyos na siyang magbigay lakas sa atin. Sapat na ang Diyos upang tayo ay magkaroon buhay na ganap at ikasiyasya. Solo Diyos basta. Sapat na ang Diyos. Naway, ang Diyos ay siyang tunay na kahulugan ng ating buhay. Lahat ng mga nagkaroon ng pananalig sa Diyos na siya lang talaga ang lahat, sapat na ang Diyos, pumalakpak ng malakas upang ating ipahayag, sapat na ang Diyos. Pakisabi ng malakas, sapat na ang Diyos. Sapat na ang Diyos. Siya at siya lang ang mabigay sa atin ng buhay na ganap at ikasiyasya. Solo Diyos, basta. Sapat na ang Diyos upang makamta natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinaas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama. At inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Atin pong itutugon, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway sa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyan ng gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo.
Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan. Sa pangitan ni Kristo, ang aming daan. Hinihiling namin ito, pangitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. At alak na mula sa'yo muling inahangin sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa de Jesus ng Avila ng paglilingkod niyang iyong kinasihan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay, marapat ni kay aming pasalamatan ngayon ikinaglak namin ang mga banal na tao ay nagtalaga ng sila sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak ang minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggaling ng amin ngayong nilingon. Dito mo rin nais kami makarating at ahantong. Kahit kaisa namang ihalisi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasumitan ng Espiritu yung banal ang kalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo inapating kami lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni Santa Teresa de Jesus ng Avila, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa sa langit ka, sambahin ang hangan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng paipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
down your life for friends you called your home. No greater love than yours, no greater love than yours. You took the bitter cup, eating our bread and wine. No greater love than yours. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling iniaandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana
ni Jesus na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkain yung bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa de Jesus ng Avila. Kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maloy kailanman. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno. Kayo mga narito, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform na nakuspusting sa iba't ibang paraan. Naway, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng tumutulong sa atin, lahat ng naugnay sa atin. Naway, ang Diyos ay magpapala sa inyo, mabihayang siksikliglig at nag-uumapaw. Ang ating word of the day, sapat na ang Diyos. Diyos solo, basta. Sapat na ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na siya ang sapat para sa atin. Siya ang tunay na buhay natin. Ngayon na po ang puspas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga ibagay ng puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihag mo sa ang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa makamta naman ng katugunan at tanggapin ng kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan ni po ninyo ang mga dalimahin dasala at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka